Hi! Hello! Kumusta naman kayo guys? Sana okay kayo. Ako, hindi ko masabi kung okay ba talaga ako. Kasi, this is my last day na makakasama tong bahay na to. Actually, wala na po siyang gamit. It's empty. Ayan. Wala na rin yung ano dito. Yung bintana. And, memorable sa akin to kasi itong background na to, nakita nyo to sa mga cover songs ko. Tapos ito, yung unang-una kong background, yan yung ginagamit ko noon. Nung first time ako nagva-vlog. Actually, wala pa siyang pintura noon, di ba? Pero ako lang yung nagpintura. So, ayan siya, guys. Wala nang laman. Makalat lang po. Ito yung kama ko, yung aircon ko. Diyan kami natutulog. May mga naganap na prank. And then, dito yung office ko. Yung TV, wala na din. At yung mahiwagang chair ko sa pagla-live. Ayan. Mamimiss nyo to, guys. Ayan, dito ako nagla-live. Dito ako nagla-live. Wala na rin yung aking... Tiyak ako. Wala na rin yung aking whiteboard. Ito yung mga plano ko. Actually, nakalagay ko dito na bibili ako ng farm, bibili ako ng bahay. Baka isipin nyo, wala akong pasalamat. May mga na-achieve din naman ako kahit paano, di ba? Yes, nakabili tayo ng farm. Natubos natin yung bahay sa Batangas. Pero isa pa lang hindi natin nagagawa, yung bahay dito sa Manila. Kaya naman, yun yung ina-achieve ko talaga. And kaya din ako nagiging emotional. Siyempre, from IFM, dito kami nag-stay na lumipat na ako ng Yes the Best, Love Radio. Yung nagtuloy-tuloy na yung pag-DJ ko. And kahit paano, pakonti-konti nakikilala ko. And dito rin ako nag-start mag-vlog. Yan. Dito rin ako tumanggap ng mga sahod sa YouTube, mga support sa inyo na unti-unti may na-achieve ako. Kaya very memorable tong bahay na to. Ayan o, lahat ng pangarap ko dito talaga nakasulat. Tapos, dito naman yung silver play button ko at saka yung gold na tinanggal ko na kahapon kasi nag-start na po talaga kaming magtanggal ng mga gamit. And, ayun, ilang years din kami dito, halos isang dekada yata. So, ang dami ko na talaga naipong memories dito. Ang dami ko mga friends na nagpunta na dito, ang dami mga nangyari dito. Sa totoo lang, masakit kapag alam mo naman na hindi sa'yo yung isang bagay. At darating na yung end. And ito na yung end. Kasi hindi naman sa amin itong bahay na to. Actually, itong bahay na to is nabenta na siya, so may iba nang may-ari. So, kailangan na namin umalis. But of course, thankful kami sa bahay na to kasi ang dami niyang binigay na happiness, minsan sadness, minsan gulo, minsan kaligayahan. Halo-halong emosyon. Kaya thankful kami. Thankful kami sa mga na-experience namin dito. And yun nga, lahat naman ang bagay na nagtatapos ay masakit. So, we will start a new beginning. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Actually, medyo masakit yung chan ko ngayon, guys. Dahil, siguro dahil sa stress. And hopefully, balang araw, siguro, kapag nakapag-ipon-ipon na tayo ulit, yung hindi na tayo lilipat-lipat ng bahay. Yung makakabili na talaga ako ng sarili kong bahay. Pero, syempre, tiis-tiis muna tayo. Hindi naman ako reklamador na tao. Kung ano yung meron, i-appreciate natin kung ano yung nandyan, di ba? Pero hoping ako na sana, someday, yung hindi na kami lilipat ulit. Kasi, magmula ng bata ako, wala kaming ginawa kundi lumipat. Dumating pa yung time na napapalayas kami, di ba? Kaya gusto ko rin sana na may sarili kayo. Para hindi ko na ma-feel yung mga na-feel ko before. So, ayan, last look sa ating bahay. Miss ko to. Kakaiba yung feeling. Thank you so much for the wonderful memories. Ang dami ko yung pinangarap dito. Iyakan mo, sorry. Sobrang hirap ng attachment, guys. Tsaka gusto ko yung ilaw dito, ang puti ko. Tsaka parang fresh ko. Ilang years din kasi. Pag napamahal ka talaga sa isang bagay, mahirap ka talaga siyang bitawan. But, ganun talaga. Some things come to an end and you must accept it.
this is it. Magkakaroon ulit tayo ng mga panibagong journey. Hindi ko alam kung paano, kung saan. Pero, ganun talaga. Kailangan maging matapang tayo na harapin ko ano yung mga changes. So, yun. Thank you so much, guys. Dahil sinuportahan niyo ako sa buong journey ko. And sana, supportahan niyo pa rin po ako. Ayan siya. Dito sa bahay na to, dito ako naka-achieve ng mga awards. Dito ako nagkaraket. Daming pinagdaanan. May mga taong pumasok sa buhay ko. Meron din namang mga nawala. Dito rin ako nawala ng trabaho. Dito ako umiyak. Alam niyo yan. Dito rin ako nakabili ng kotse. Alam niyo yun? Yung parang dito talaga nag-start yung step by step na pangarap ko na unti-unti ko siyang natutupad. Kaya magaan yung ambience ng bahay na to. Kasi, di ba may ganun? Ewan ko kung niniwala kayo doon, ha? Di ba? Yung magaan siya sa akin, ang daming magagandang nangyari din. Kahit may mga hindi magaganda, of course, di mawawala yun. Pero mas marami pa rin yung nabuong... Pero mas marami pa rin yung mga magagandang nangyari. At dito talaga ako nagsimulang mangarap. Ayan, ang dami mga nabuong vlog dito. May sofa pa dito dati, di ba? Yung mga challenge-challenge dyan sa black sofa. Ayan, di ba? So, ayun. Alam na. Alam nyo, hindi lang kasi bahay yung nawala sa akin. Parang feeling ko I lost a home. Dahil nga marami ditong nabuo ng mga bagay-bagay. Ma'am, thank you so much. My homie, kahit di ka sa akin. Thank you for the wonderful memories. Yun lang guys, so after this video, papakita ko na lang sa inyo din kung ano yung mga nangyari dito. Mag-reminisce tayo. Let's look back. Thank you sa pagsama sa ating journey. Nanamnamin ko muna mga huling minuto ko dito. Thank you. Scattered.